sir. Thank you, sir. Sige, thank you. Salamat. Thank you. What's up mga kasalubista? Another video, a continuation of our 3-day moto adventure from Bataan, Zambales, and Pangasinan. So, second day pa lang tayo ngayon, and then yung next destination natin is Bolinao. So, from Iba Zambales, which is the provincial capital of Zambales, going to Bolinao is 134 kilometers. So, medyo malayo-layo pa yun. And right now, we are currently at 111 kilometers na lang kasi hindi ako nakapag-video kanina. Kasi naghahanap ako ng gas station. Ito, Masinloc Municipal Hall. So, nandito pa tayo sa Masinloc Municipal Hall. So, again, hindi ako napag-video kanina pag alis namin sa Zambales, sa may Iba Zambales, dahil aside sa medyo low capacity na yung ano natin, yung memory card, kailangan nang magpalit. Naghanap din ako ng gas station para kasi doon ako sa gas station nagpalit ng memory card para tuloy-tuloy lang, no? So yun, if bago ka lang dito sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and click that notification bell so that you'll be updated on our next moto adventure. So you know, Bolinao moto adventure, second day of our 3 days moto adventure. So medyo ano, no? Ito, patagal-tagal na yung mga moto adventure natin. Umabot na tayo ng 3 days. Dati kasi 2 days lang tayo. Ngayon 3 days na, para sulit yung ano natin, isang larga natin, no? Marami na tayong mapuntahan. Ngayon tatlong province na yung pupuntahan natin. So yun, though this is still part of Zambales, pero part na to ng ano natin, Baler na video. Okay, so time check 2:24 PM, and then meron pa tayong 2 hours and 26 minutes to Bolinao. So medyo ang dating siguro natin dito around past 4. And then sabi ni Sir Nel, kasama pa rin natin si Sir Nel ngayon hanggang Bolinao. Didiretso na daw siya uwi hang pagdating ng Bolinao. After naming mag-ikot ng Bolinao, uuwi na daw siya kasi may pasok pa siya bukas. Hindi na daw siya sasabay sa uwi natin para bukas. So uuwi siya from Bolinao going to Manila. Diretso na siya. Tayo magpa-overnight tayo, and then tuloy natin yung moto adventure bukas. Okay, so yun, update ko kayo maya-maya kung nasaan na tayo. Oh my god, bigla namang umulan dito. Oh my goodness. Uy. Ito gas station. Sir, silong lang. Dito din sa area na to yung ano, parang jump off point going to Patipot Island. Kasi nakikita ko sa mga signage eh. Not sure kung anong lugar, pat anong lugar na to. Okay.
Santa Cruz nga, Zambales, Santa Cruz Zambales. Town proper of Santa Cruz, Zambales. Ganda, mga fish ponds. Okay, time check. 3:52 and we are 49 kilometers away to Bolinao. That's 1 hour and 8 minutes pa. Layo pa pero kaya. Hindi naman na ulan eh. Maganda na ang daan dito. So we are in anong route to? Hindi ko alam eh. Ronom Iloco Road. Hindi ko alam dito tayo pinadaan ni ano eh, Google, pero mukhang okay naman. Para siyang ano eh, barangay road lang eh. Pero pwede na to. Dito tayo pinadaan sa bypass road. Dito tayo pinadaan sa regional highway. Okay naman, espaltado naman lahat. Maayos naman yung daan dito, espaltado. Masikip lang. Okay, no. Medyo napagod na ng konti, pero kaya pa. Time check 4:29. Naandito pa kami sa 19 kilometers pa. Malapit na 'yan. So currently nandito tayo sa Bani, Pangasinan. After nito, Bolinao na. Ilan? 17 kilometers. Sabi ko pa na malapit, 17 kilometers pa pala. Pero malapit-lapit na yan. Chilo. Dito sa Bani. Ay, ano ba to? Centro Toma. Dakap Sur Road. Okay. Yun yun. I think nasa Bolinao na tayo. Dito lang tayo dinaan sa medyo gubat-gubat. Hindi ko alam kung nagkagawa nitong Google. Ang Bolinao ay isang first-class municipality na isa sa mga bayan na matatagpuan sa dulong bahagi ng mapa ng lalawigan ng Pangasinan. At ayon sa 2020 census, may kabuuang populasyon ang bayan ng Bolinao na 83,979 at binubuo ito ng 30 na barangays. Ang Bolinao rin ay isang tourist destination na kilala sa mga talon, white beach sand, lighthouse at ilang heritage site.
parking area. Ang Cape Bolinao Lighthouse ay tinayo noong 1905 sa pakikipagtulungan ng mga engineers na Pilipino, British at Amerikano. Ang Bolinao Lighthouse ay isang malaking bahagi at tulong sa mga manlalayag sa karagatan patungong Hong Kong, Japan at United States of America bilang isang gabay sa kanilang paglalayag para makaiwas sa aksidente. Destination is Patar White Beach. 1.2 kilometers lang sa 1.2 kilometers lang siya. Nabubulol na ako. Lang siya from dito sa may lighthouse. Sa baba lang 'to eh. Sa baba lang ng lighthouse. Pwede mo pasok? Pwede mo pasok? Hindi po, ano lang, tingin lang. Bayad lang po kayo sa parking dito, dito mo na. Magkano? Ay, 15. Kali 30 po yung dalawa. Viewing lang kayo, sir? Oo. Picture-picture lang? Picture-picture lang. Saglit lang naman eh. Receiving area. Room tour, may receiving area. Yan. Tapos ito yung kwarto. So, this is 800 pesos. So, pwede dito ano eh. Tatlo, dalawa dito sa baba. Tapos meron pa sa taas. Isa. So, 800 lang to. So, mura-mura kung tatlo kayo dito. So, nasa most likely 200 plus lang. Pag 200 plus lang kayo. Yan. So, electric fan niya lang. Pero, pwede na yan. Kubo naman eh. Malamig yan eh. Yan. Yan yung labas. Meron kayong pwedeng lagay ng mga gamit at pagkain. Kung gusto niyo kumain. Yan. Ang St. James the Great Parish Church ay isang Spanish colonial church na matatagpuan sa Herminal, Bolinao, Pangasinan na itinayo noong 1609 ng mga Agustinian friars.
So ito yung daan dito guys, papasok ng Bolinao Waterfalls. Medyo malayo siya sa bayan. Around more than 15 kilometers yata. So right now, 5 kilometers away na lang tayo. That's 14 minutes kung nasaan tayo ngayon. So wala tayong problema sa daan. Malayo-layo lang talaga siya sa town proper. At sana bukas siya, no? Ngayon. Saan galing? Tapos hindi, pinadiretso na ako. Hindi naman ako pinabayad. So, thank you. Libre yung entrance natin ngayon. Or baka dito may entrance. Hindi pa natin alam. Oh, ito. So, dalawa. Magkasunod lang pala talaga ito. Saan? Ah, ito. Ayan na, papasok na dito. Ito na yun. Entrance fee 30, tapos 50 na ito ang parking. Hindi naman tayo maliligo. Titingin lang tayo. Okay. Yun, balik na tayo, uwi na tayo. Dahil so yun na, mabilis lang siyang puntahan kasi pagkababa nyo ng sasakyan yun na agad. Entrance fee is 30 pesos plus 15 pesos yung parking. Okay guys, no, medyo challenging lang yung daan palabas ng ano, Bolinao. Diretso na to ng ano eh. Oh my goodness. Diretso na to ng regional road or provincial road, yung highway. So ayun lang naman pala. Sementado na dito. Kinabahan ako, baka tuloy-tuloy ng ganun eh. Sa same lang tayo eh. So yun, no, palabas na tayo ng ano,
regional road, yun na yung last destination natin. Kasi daw pala yung Bolinao Falls 2, ano lang pala daw yun, mababa lang yung waterfalls na. Yung waterfalls na pinuntahan natin, yung 1, yun daw yung mataas. So, yun, hindi na natin pinuntahan para makasave tayo ng time kasi medyo madilim. Eh, malayo pa yung biyahe natin. 69 kilometers pa tayo going to Lingayen, which is yung next location natin, pin location natin. Yung, itong mga riders eh. Daming riders. Ayan yung next pin location natin sa provincial capital of Pangasinan, sa may Lingayen. Para ma-officially, maraming beses naman na tayo nagpunta ng Pangasinan, though hindi pa natin napuntahan yung provincial capital. So para officially ma-cross out na natin sa Moto Adventure map natin yung Lingayen, yung Pangasinan, puntahan na natin yung provincial capital. Okay guys, nandito na tayo sa Regional Highway 5 ng papuntang Alaminos Bani, Pangasinan. Kakaalis lang natin ng Bolinao and then I think dito na ako mag-outro ng ating Bolinao Adventure, Moto Adventure. So again, if umabot kayo dito hanggang dito sa dulo ng video na to sa ating Bolinao Moto Adventure, maraming salamat sa nagsusupport sa ating channel, sa mga nagsubscribe. If ever hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe and like this video para magiging updated tayo sa mga next moto adventure natin. So, yun no, doon nagtatapos ang ating Bolinao adventure. And so this is Ron of Solo Moto Vlog PH, reminding every moto riders to keep safe, ride safe, wear your safety gears para safe tayo sa daan, no? Okay, so hanggang dito lang muna and see you on our next Moto Adventure.